After knowing about the top brands for 2023, syempre, oras na para malaman ang top cars for the same period. Siguro eh maboboring ang iba sa listahan na ito, pero may interesting movements na nangyari kaya ginawan pa rin namin ito ng video. Anyway, this is the top list of the best-selling cars of 2023. Alam nyo nang gagawin, hindi na kailangan si Master Hans para malaman yan. Ponce ba? Feel kotse na. Marami ang naging benta ng Mitsubishi L300 and Ford Ranger. Both of them reaching 13,000 units pero hindi ito sapat para makapasok sa top 10. Ang Nissan Navara din na dating nasa listahan ay wala na ngayon. Maigpit na talaga ang labanan lalo na't maraming kalaban from the Chinese brands. So sino nga ba ang mga nagwagi? At number 10 is the Toyota Veloz. Ito ang breakaway car ng Toyota dahil dati itong upper variant ng Avanza. Pero they decided to make this a separate model and positioned it as an SUV kahit na MPV unibody pa rin ito. Anyway, it has better looks and a more attractive cabin kaya hindi nakapagtataka na tumabo ito ng maraming units. The Toyota Fortuner comes in at number 9. Malayo-layo ang binaba nito dahil dati itong nasa 16,000 units ang benta at nasa number 4 position. It received updates recently pero mukhang gusto na ng mga tao ang isang refresh or even an all-new model dahil 2015 pa ang generation na ito. Nananatiling king of the small hatchbacks naman ang Toyota Wigo at number 8. Bumaba rin ito mula sa dating 6th place pero unlike the Fortuner, tumaas pa nga ang sales ng Wigo this year thanks to its new generation. May mga malakas lang talaga sa top places. Isa sa mga tutukoy ko, ang Toyota Hiace at number 7. Dati nasa 9th place ito with 13,000 units, ngayon nasa number 7 with 15,000 plus units sold. Mukhang marami-rami ang nag-decide hakutin ang extended family nila at pumunta ng Baguio. Dethroned, yan ang nangyari sa Toyota Innova at number 6 na dating number 3 sa listahan. Almost 17,000 units ang nabenta nito for 2023 pero hindi yun sapat to maintain its position. Tulad ng Fortuner, baka kailangan na nito ng all-new model ulit. Pero meron eh, kaso mas mahal nga lang. Ito naman ang paborito ni Tito Vincent sa listahan nito. At number 5 is the Toyota Race with 17,500 units sold. Dati itong nasa number 7 with 13,000 units so malaki ang tinaas niya for 2023. Pero malayo pa rin mula sa expectations dati ni Tito Vincent na pag naka full year ang Race, mapapalitan nito ang Vios at magiging crossover country na ang Pilipinas. Not today, boss. At number 4 is the new king of MPVs, the Mitsubishi Expander. Ang laki ng tinalo nito from number 8 noong 2022. Eh ngayon, nakabenta ng 22,500 units. Mukhang nagbunga ang pagsisikap ng Mitsubishi Philippines na madala rito agad ang mga latest model nito after availability sa neighboring countries natin. Number 3 is very surprising kasi out of nowhere ito. It's the Mitsubishi Mirage G4 na nakabenta ng 23,400 units. Wala ito sa listahan ng 2022 kaya nakakagulat na biglang nasa top 3 siya ngayon at nauungusan pa ang Expander na may mga refresh models. Pagtuloy-tuloy kaya ito para makahapon sa Toyota Vios? Tingnan natin. Rock solid naman at number 2 ang Toyota Hilux with 25,958 units sold. Tumaas din ang number na yan dahil noong 2022, nasa 24,000 units sold lang ito. Medyo streamlined na ang variant choices ng Hilux pero pinaka-exciting dito ang refresh GR Sport trim dahil nakalapit na ito sa Ranger Raptor somehow. Kaso, next year pa natin makikita kung papatok ba talaga. Syempre at number 1 is still the Toyota Vios. Grabe ang tinaas ng sales ito dahil noong 2022, nasa 34,000 na. Eh ang layo sa number 2, di ba? Kahit i-maintain niya yun, okay lang eh. Pero, wala. Ginalingan. Nasa 37,000 units sold ito for 2023. Dapat nga lang naman dahil kung ang Mirage mukhang umahabol, dapat lalo pa niyang palakihin ang gap. And that's it for the best-selling cars in the Philippines for 2023. I'm your host, ang inyong senpai ng turbuan, Stanley Chi, na nagpapaalala sa inyong lahat na i-follow ako sa mga social media accounts ko. Kompleto ko niyan, Facebook, Instagram, TikTok, may sarili akong YouTube channel, at makinig sa aking podcast, Underpaid with Stanley Chi.
sa Spotify na Apple Podcast. Hanapin nyo rin yung Suplado Motors. Alam na. So, paano ba yan? Kita-kits tayo sa next video dito lang sa Philkotche. Bye-bye! Thanks for watching! For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philkotche.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba? Philkotche na!